Ayan, magandang ano, magandang buhay Philippines, magandang buhay po kung nasaan man kayo na manonood nitong aking video. Ayan. Ah, magpapasalamat muna pala ako sa nagpadala nito sa akin. Ayan. Pinadala po tayo ng kutkutoy mo. Ayan, ayan po. Thank you sa nagpadala si Alondra at si Baby Maxine. Salamat dito at makakatikim ako ng kutkutin. Ayan. Ayan. Lalo tayong tataba nito, guys. Ayan. Ayan ata. Ayan po. May dumating na rin sa akin na t-shirt. Ayan. Courtesy of Alondra ni Pomoceno. Thank you. Thank you for the t-shirt. Ayan. Maraming maraming pong salamat. Ayan. Ayan po ang presidente ko. Proud po ako na isuot to. Bakit? Bakit proud ako? Ayan. Ikikwento ko sa inyo. Nakwento ko na siguro to dati. Ayan po, doon po sa lugar namin, sa Bicol, isa po kami sa nagkaroon ng bahay nung panahon ni ng tatay ni BBM. Kaya kahit ano pong mangyari, kahit sabihin natin na may kandidato pa na Bicolana at mananatili pa rin po kami na ito, si BBM. Dahil po dito, nagkaroon kami ng bahay. Isa po kami sa naging nagkaroon ng beneficiary ng bahay. Tsaka nung panahon po ni Marcos, yung tatay ko po talagang number one loyalist po yun ni Marcos kasi napakarami po talagang nagawa nun. Ayan. At doon po sa mga ibang kapartido, masasabi ko lang po kanya, respeto po kanya-kanya po tayo ng paniniwala, kanya-kanya po tayo ng pinaglalaban. Basta ako, I'm proud supporter of BBM. Ayan. Ayan guys. Ha. Ngayon guys, ha, si BBM nasa Bacolod. Kanina pagising ko, nagulat ako. Kasi, napakarami po talagang tao kahit saan po siya pumunta, di ba? Kitang-kita naman po natin na kahit saan si BBM pumunta, talaga pong dinudumog siya ng tao. Kaya sabi nga po, may nanalo na. Ayan, di ba? Pero yung iba, hindi po talaga nila matanggap. Siyempre, lalaban pa rin sila. Lalaban pa rin sila ng ano, kasi gusto rin nila siyempre manalo. Ayan. Pero, kitang-kita naman po na kahit saan pumunta ang ito, yung aming presidente, talaga pong dinudumog siya ng tao. Ayan. Sana nga po na yun lahat na mga BBM, magtulong-tulong po tayo, na tuloy-tuloy po tayo sa pangangampay niya kay BBM dahil sa unity lang po talaga natin nakikita yung liwanag ba. Pero hindi naman ano, yung alam ko na may masasaktan, alam ko na may magre-react, pero wala po kayo magagawa kasi kumbaga sano, ano, na, nung naging naabutan ko po kasi yung si Ferdinand Marcos nung araw is, ang edad ko po 7-8 na ako, naalala ko talaga na napakamura talaga ng mga bilihin, guys. Ha? Biruin mo nun, eh, may baong ka lang na 25, tapos 50 centimos, busog ka na. Kasi may Nutribon ka na nun. Walang gutom. Walang gutom yung iskul sa kayo mga kabarangay namin nun. Talagang kita mo yung respeto sa bawat isa. Halimbawa, walang bigas yung kapitbahay mo. Ang bilis mo makahiram sa katabi mo. Talagang iba po talaga yung naabutan ko na pamumuhay nun. Ha? Ni Marcos. Kaya sana maibalik natin yan si BBM. Hindi man niya lahat masundan yung plano ng tatay niya, pero sigurado naman tayo na magiging maayos po ang ano, magiging maayos ang ating kalalagayan. Ayan guys, ipakita ko sa inyo yung caravan sa Bacolod ngayon. Talaga pong napakarami sa ito. Ayan. Ayan. Ayan guys, sa Bacolod po yan. Mas maraming po pong tao dun sa daasan. Ha? Naka-live po kasi tayo guys. Naka-live po yan. Nung pinipicturan po. Ay, inano ko sa inyo po nakita. Pero nung bago pa po yan, talaga napakaraming tao po. Sa Bacolod dyan, guys.
Ayan guys. Ayan. Nakakatuwa po dahil yung mga tao pong sumasalubong talagang alam mo yung ano, yung full support kasi sigaw po sila ng sigaw. Talaga pong ano. Siguro kung nasa Pilipinas din po ako, isa rin po ako sa laging ano, mga ngampanya para kay BBM guys. Ayan. Ayan guys, hanggang dito na lang po ang aking video at pinakita ko lang sa inyo yung aking t-shirt. Ayan, BBM, ayan. Ang sarap po na magkaroon ka nito, nasuot-suot mo yung ayong presidente. Ayan guys, bye-bye. Thank you. God bless po sa lahat.